Hello po sa lahat. So ngayon, gumawa naman ako ng video para sa vision. So, ito po guys ha, unahin mo natin yung probinsya. Alam niyo naman po, sa prediction ko pala ng 2022, ay lahat po ng sinasabi ko dun ay nangyayari. So ito ngayon na, gusto ko lang i-explain sa inyo na, itong paggawa ko ng vlog or video, sa mga vision ko, kailangan ko na talaga i-video. Kasi nga po, mayroong iba po dun na, pag pinupost ko siya nakatype, kinaka-copy-paste nila at nililipat nila dun sa fake page na which is ginamit nila yung picture sa kaname ko. Okay, lahat naman po, iparemind ko sa inyo lahat ha, na ang page ko ay isa lang. Tandaan nyo, may blue check po ko. 4 million followers, 3.9 likes. Million. Okay, ito pa, hindi po totoo na nanghingi ako ng pera kapalit ng lotto number. Since when ako nanghingi ng pera kapalit ng combination numbers. Wala akong binibintang amulet. Wala akong pinupost sa social media ng mga hula-hula or anting-anting. Nakita nyo naman, pag nagpost ako ng mga pampasorte ko, binibidyo ko nakapost po mismo sa page ko. Basta ang page ko isa lang ha. Na ngayon, kung kahit ilang bisit ko pa rin man sa inyo po yan, meron at meron pa rin naluloko. Meron pa rin naliligaw. Okay, Diyos na lang po ang bahala sa mga taong ganyan. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, wala pa akong kinalaman dyan. So, umpisa natin yung vision sa probinsya. Umpisa natin yung Butuan Vision. Butuan City is hindi ang kalayuan sa pagkakalam ko Surigao or Cebu ha. Basta isang malaking aksidente po ito. Isang napakalaking aksidente na mangyayari pa lamang, ngunit ito ay tatlo sa karagatan. Karagatan na may tatlong aksidente sa Butuan na sa karagatan po mangyayari. At meron din pong apat na aksidente na mangyayari din. Hindi po ito kalayuan sa simbahan. Ang isa naman na hindi kalayuan sa isang kainan or Jollibee or McDo. Ah. Hindi rin kalayuan sa clinic at hindi rin kalayuan sa hospital. May nakita akong isang simbahan na mapinsala ito dahil sa kalakasan ng lindol. So, Butuan ha. Isa din ang Surigao na mapituhan sa lindol na ito. But yung lakas ng impact kasi sa Butuan eh. So mga taga Butuan, maging maingat po lamang kayo mo. May malaki akong nakitang malaking poste. Eh. Pwede ako nagkakamali, parang nabisyon ko na ito last time, itong Butuan. About dun sa tulay na babagsak eh. May malaking poste po ako nakitang biglaan po ang pagbagsak nito. Ito po yung dahilan kung saan may nakita akong buhay na masawi. Itong poste na ito ah, taga Butuan, siguro naman ay walang masama kung titingnan nito. Sa isang lugar ito kung saan may mga padamo. Madamo po siya sa gilid ng kalsada. But, marami pong dumadaan dyan eh. May nakita pa akong isang lalaki na dumaan po din na bagsakan. So, maging maingat lamang ha. Lalo na po sa mga matanda natin, mga lula natin, mga taga-Butuan. Alam naman po ninyo na marami pong nangyayaring kakaiba ngayon. Lalo na sa Luzon, maraming nawawala. Butuan, ingatan niyo po ninyo yung sarili niyo, lalo na kung babae kayo. Anak nyo, o kahit nga matanda, hindi na po sinasanto. So mga taga-Butuan, maging maingat po tayo ha, kasi may nakita po ako dyan na biktima ng panghalay. So maging maingat po lahat ng taga-Butuan, malalangin po lamang tayo at huwag tayong makalimot na tumawag sa itaas. Summer vision, isang tulay ang nakita kong babagsak. Kumbaga, may nakita rin po akong buhay na madamay. Ito lang ha, sa napapansin ko lang ngayon this year, much more tayong nagambala ng hamon ng kalikasan. Compare natin sa last year. Okay? Although, na karamihan sa mga tao, ang gusto nilang marinig ay positibo. Mas marami pong negatibo eh. Yung negatibo kasi pwede nyong gawing positibo yan. Depende na lang po sa lawak ng pag-unawa po ninyo yan. Wala pong pananakot dito, aminin mo natin o hindi. Eh talagang maraming negatibo eh. So kailangan lang talaga na lawakan natin yung pag-iisip natin, lawakan natin yung panalangin natin. Mga taga-Samar ha, isang tulay na mapinsala po ito. Babagsak po ito. Ito yung hindi inasahan na mababagsak eh. May isang kalamidad na malala pa ito sa mga nakalang taon. Katulad ng bagyo. Basta kung ano yung naranasan ninyong kalamidad sa mga nakarang taon, higit po ito maranasan nyo ngayon. Kasi sa lakas po na talaga ng ulan,
Although na kahit walang bagyo, walang tigil ang ulan, nag-cause talaga siya ng matinding baha. Ang problema pa talaga dito is, may part na nagbiyak ng lupa dahil sa pagyanig. May nakita rin akong poste at niyog na mga bumabagsak. Mas, alam mo sa taong ito, mga taga-Samar, mas marami pong ang nabiktima ng hamon ng kalikasan. Sa darating ng mga buwan na, maging maingat lamang ha, taga-Samar ha, isa rin po yung lugar ninyo na magkaroon ng biktima ng panghalay. Parang ano ata eh, mga lumalala ata ang sitwasyon ngayon ha, ano ba nangyayari? Para bang walang kinatakutan nata, parang hinahamon, may hinahamon silang isang pangyayari na gusto mapatupad eh. Kasi kung ako lang ha, deep inside, kung ako tanongin ha, pag ganito na walang tigil, siguro yung batas na hindi maaprubahan, na hindi masaayunan, sa palagay ko, alam, masama ko, ibalik yun eh. Kung yun lang talaga dahil lang para magbago yung tao, para matakot yung mga ganito na gumawa ng hindi maganda. Mga taga-Samar, mag-ingat po tayo ha. Davao Vision. Ilan sa lugar sa Davao na magkaroon po ito ng ano, malalim na pagguho or bitak. Isa na po ang dahilan dito ang walang tigil ng ano, ng pag-ulan. Ngunit ang pag-ulan kasi ngayon, ang pagbagyo kasi ngayon, lagi sinasabay, minsan, mostly sinasabayan ng lindol. Isang bahay ang nakita ko na napasama sa pag-uho. See? Parang nangyari ito, anong year ito nangyari, nagkaroon ng lindol na malakas doon ha. Talagang nag-post ako noon na ito yung mangyari, guguho, may school na may mamatay. May takalo talaga, may nag-send talaga sa akin ng video. I mean, yung video ni nakasave yun, talagang mga taong may pinag-aralan mga yun. Talagang nag-send sa akin ng video at minura ako. So, wala naman pong nagpumilit sa inyong maniwala, pero at least nag-ingat kayo ha. May nakita rin ako isang pagsabog ng isang tangke. Hindi ito kalayuan sa lugar na kung saan may hospital. Mga taga-Davao, lalo sa bahay ha, pag nagluto kayo, nako, pakiusap naman, baka naman. Ingat-ingat po tayo ha. Ingat-ingat tayo sa mga tangke natin na dapat natin isarap po na mabuti yun. Nag-cause po ito ng napakalaking apoy. May nasawi nga dito eh. May nakita din akong dalawang aksidente na halos lahat ng sakay nito ay talagang nasawi. Dalawang aksidente po ito ha. Mag-ingat po lahat ng mga sundalo ha. Ingatan niyo yung mga sarili niyo kasi isa kayo dito sa madadamay sa aksidente na ito ha. Surigao and Leyte Vision. Itong dalawang lugar na ito makaranas ito ng malakas na lindol at malakas po na bagyo. May nakita akong pagtaas ng tubig at makaranas din ng lindol at aksidente sa Himpapawid ang mga lugar na ito. Hindi ko nalang babagitin kung saan lugar ito, pero ganyan sabi ko sa inyo, gine-general ko na lang po ito. Kasi minsan, yung sasabihin natin, ingatan din natin kasi may mga tao na apektuhan din. Pero paliwanag ko lang po sa inyo, sa vision ko, ito yung nakikita ko. May aksidente sa Himpapawid na mangyayari between Surigao and Leyte. May nakita rin akong mall sa Leyte na kung saan nagliyab po ito ng apoy. Mga taga Leyte, maging maingat po kayo ha. Ingatan po ninyo yung mga anak ninyo, lalo na sa lahat ng mga kababaihan. Itong pangyayaring panghalay ay nakikita ko po na mangyayari sa Leyte. Karamihan pa naman sa mga suspek ay kilala ng mga biktima. Isang malaking aksidente ang mangyayari sa Surigao. Lalo na po sa mga kapulisan at saka mga tawag nito sundalo. Maging maingat po tayo ha. Isama ko na lang po dito yung vision ko para sa showbiz. May nakita akong isang artist na din naman siya. Naging artist na siya. Mostly naging entertainer siya sa Amerika. Magaling siyang kumanta. I mean, that time, magaling ang kanta niya. Napasama rin siya pansamantala, panandalian lang sa isang masikat na programa na pinapanood halos ng buong sambayanan. Nagkaroon din siya ng pelikula long time. But this time kasi hindi siya masyado natitrend na or naging issue rin siya sa malaking programa. Isang entertainer na hindi na siya ngayon yumayanig sa showbiz, ang nakitaan ko nang bigla ang pagkasawi. May nakita rin ako isang legendaring artista, babae po ito. Yung pangyayari ito ha, isang artista na legendary, kilala sa showbiz, ang ikasawi po niya is accident. Biglaan po ito mangyari ha. Itong isa naman po is karamdaman.
May nakita rin ako isang magaling namang aawit na lalaki na biglaan na rin magpapaalam po sa mundo natin. Gaya na sinasabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng dalawang dating namumuno ng bansa na masawi, pero meron pa pong isa ako nakitang masawi. So lahat ng mga taga-showbiz, lalo na yung mga teenager, kasi yung isang vision ko doon sa isang baguhan pa lang to, hindi ko siya matawag na legendary, mag-cospo ng matinding, ayokong sabihin, kasi sa harapan ng kamera, okay siya eh. Masaya, nakangiti, pero hindi ko alam ang deep inside talaga kasi andun yung emotional depression. Mag-ingat din yung isang napakakilang sikat na vlogger, kailangan nyo pangalagaan yung kalusugan ninyo. So, gaya na sinasabi ko po sa inyo, maging handa tayo kasi may isang bagyo na kung saan talagang mas sabihin pa siguro ninyo na malala. Kasi nagkaroon po ng sobrang lakas at taas ng tubig. Kahit sa pag-eruption ng isa pang volcano na hindi pa nag-eruption. So, yung Taal talaga is considered talaga yun. Sabi ko na one last time na talagang mag-eruption siya. I mean, it takes a more year bago ulit siya mag-eruption. So, maging maingat lang po tayo lahat ng Dagatundo, Valenzuela, yung mga area kung saan mga kababaihan ay nawawala. So, maging maingat po tayo lahat. Minsan, sa dami ng pagsubok na dumating sa buhay natin, di natin magagamit lahat ng oras doon sa pera. Minsan, lumingon tayo sa Diyos. Kasi minsan siya na po ang gumagalaw para po sa atin. Basta huwag na natin kalimutan na manalangin. Ipinaramahin ko lang po sa inyo na isa lang ang pitch ko. Huwag po kayo magpaloko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat at see you in my next vlog. Bye!